good day. Welcome back to our YouTube channel, Mergence Garden. So, kumusta kayo guys? So, kami naman ay okay na okay dito. So, kumusta ang inyong Pasko? Sana ay masaya kayo kasama ang inyong pamilya na sama-sama. So for today's video guys, ay ipapakita ko sa inyo ang aking mga succulents dito na madudungis. So, ayan guys. So, nakaraan, sabi ko sa inyo guys, wala pa akong detain na nabibili. So, meron pala ako guys, yung dati ko pang detain na nabasa siya. So, kailangan ko talaga guys mag-spray ng detain dahil yung Ellen ko ay nakita ko may parang fungus. Kaya, kailangan ko siyang agapan. So, naisip ko na lang na isprihan ko sila lahat. Yubali yung tuna, yung basa ko na na-detain ay tinunaw ko na lahat sa tubig at nilagay ko sa pang-spray ko, yung bottle na pang-spray ko, and then in-spray ko na dito sa kanila lahat guys dahil baka kumalat pa yung fungus. So, ayan guys, ipapakita ko sa inyo guys, so hindi sila kagandahan ngayon, lalo na yung kanilang mga pot dahil marami silang dungis dahil in-spray ko sila ng detain. So, yan guys, ang ginagawa ko pag may fungus ang aking halaman. So, kung meron nga lang guys, meron kayong detain, kapag nabili nyo ang inyong halaman ay mag-spray na kayo bago nyo sila itanim or pakatanim nyo. So, kunti-kunti lang din naman yan, guys. Matipid lang din naman ang detain gamitin. So, ayan, guys. So, papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Napakadungis nila dyan, guys. So, ang ganda na ng ating mahogany dahil napakalaki niya na lalo. Ayan. So, ito, medyo nagigreen dahil hindi siya masyadong nainitan ngayong December dahil palaging naulan dito guys. So, ngayon lang din bumalik ang panahon dito na uminit-init na. So, hindi pa nga gaano guys mainit. Medyo ano lang yung kakasinag lang ng araw talaga. So, ayan sila dito guys. Tatanggalin ko lang to guys na dumi. Ayan. Ang dudungis nila guys. So, ayan. Lahat sila inisprayhan ko. So, ganun lang guys ang pag-ano ko sa kanila pag may fungus. So, hopefully ay gumaling na siya. Yung Ellen ko guys. Dahil, ano talaga. Wala na akong detain. Last na talaga yun guys. At wala akong mabilang dito sa place namin. Buti nga guys ay nakahanap ako ng detain. Yung detain ko dati, akala ko yun ubos na guys, nabasa lang pala siya. Tamang-tama na lang siya guys sa plastic, nabasa siya, and then nakalimutan ko na kasi doon. Kaya hindi ko na naalala na doon ko pala nalagay sa aking may orchids area. So kahapon nag-ikot-ikot ako doon and nakita ko siya. Ay, so ayan, ginawa ko, inisprihan ko na to guys. So ayan guys, so nakakapagit talaga guys ang pag-spray ng detain dahil nagiging madungis sila kahit yung pot natin ay nagiging madumi. Ayan, tingnan nyo naman guys, oh. Oh, diba? Ayan. Pero guys, okay na okay sila, oh. Tingnan nyo. Sana ay matanggal na yung fungus. And then dito, punong-puno na talaga to guys ang aking greenhouse ay punong-puno na at kahapon ay nag-ayos-ayos ako dahil ito inaano ko sana na mapag-asya ko sila. Ayan, tatlong pot and then meron pa tayo dito. Ayan, at meron tayo yung propagation at yung pinugutan natin. Ay, dyan ko muna guys nilagay yung mga propagation ko yung iba dito sa gilid na to. So, hindi ko pa rin sila guys napag-gasha at tingnan mo may pabiti na tayo. Ayan. Ayan, propagation ko din yan guys. So, ayan o. So, marami sila dito guys. Kaya nahihirapan ako kung paano ko sila maayos. At ayan pa yung problema ko. Wala pa akong lagayan.
So, kasi dyan guys, na ano ko pag dumaan ako, yung nasisagi ko sila. So, dahan-dahan lang talaga ako pag dumaan dyan. So, ayan, hindi sila ngayon kagandahan na i-share ko sa inyo guys, na ipapakita ko. Kasi, nasprehan ko sila ng dating. So, ayan guys. So, ayan to guys yung mahogany na tinanggal ko doon sa mother niya. So, ayan siya guys. So, wala po siyang ugat. So, tingnan natin guys kung kailan siya magkakaroon ng ugat. Ayan. So, ilagay lang natin siyang guys. So, ito kasi guys, ito, nung nilagay ko na to, diba dito sa pot na to. Nakaraan, wala pa, di pa tayo nag-spray ng pang insecticide. Inuud yan siya dyan guys. So, ayan rosette niya. May uud yan guys. So, takpan na lang siya ng dating. Natuyo yung dating dyan. Inuud siya. So, ayan guys. So, tingnan yung dating. Oh. Yan. Kung nakikita nyo ganyan guys, yung mga nakaraan ko na video na vlog ay yung mga ganyan talaga ang aking mga succulents. Noon dahil nakapag-spray pa ako noon dati ng dating. So, ngayon lang talaga guys, hindi ako nakapag-spray dahil akala ko nga wala na. So, last na talaga yun guys dahil yung plastic niya ay talagang binasa ko na talaga lahat-lahat. Ayan. So, tinuna ko na talaga sila guys sa battle. At sobrang, alam nyo guys, sobrang lakas ng hangin dito nakaraan. Paanong Pasko ay grabe talaga guys. Akala mo bagyo. Dahil sobrang lakas ng hangin, makulimlim, yan. Hindi siya umulan pero sobrang lakas ng hangin at sobrang kulimlim. So, tingnan nyo doon guys. Yan sa labas, oh. Diyan, yung ating nilabas na mga succulents ay okay na okay sila dahil, ayan, hapon, naaarawan sila din diyan. So, sobrang kulay ng ating purple delight dyan banda. So, dito guys, hindi masyadong makulay ang ating purple delight. So, para siyang, ano, para siyang namutla. Pero yung dito niya guys, nagkakaroon na siya ulit ng color. Ayan, no. Nagiging purple na ulit siya. Ayan. And then, yan, no. Ayan. Then, ito, yung inuud na ano, Nevada ko ay ayan siya. So, nag-spray na tayo guys ng insecticide kaya wala na yan sila dito. So, ayan sila guys. So, ayan ang ating purple delight. Ayan, na medyo namutla. Di ko alam guys, pero di ko alam kung bakit namutla sila. Siguro dahil walang masyadong init nakaraan dahil nga palaging makulimlim. So, nakaraan bago mag ano, bago maging windy, na super windy talaga ay sunod-sunod na ulan. So, bali magwa one week ata na ulan yun na sunod-sunod. Kaya basang-basa dito guys. At yung nilabas ko na yun ay nilagyan ko na ng ganun. Ayan. Kaya, nilagyan ko na guys ng ganun dahil ma-overwatered na sila. Ayokong maglagasan yung dahon nila. So, yan pa naman ang problema ko. Kapag rain or shine ay naglalagasan ng dahon nila. Lalo't sunod na sunod-sunod ang ulan. Hindi nila kinakaya talaga yung tubig. So, ayan guys. Tingnan nyo. Eto guys, so tingnan nyo ang ganda-ganda na ng aking napakalaking red ivy. So, ayan. Dito banda ay hindi siya crested. So, ano siya dito? Yung original niya na ano, rosette. Ayan eh. And then, dito sa side na to ay crested siya. Ayan guys, so. Ang ganda niya guys, diba? Pero dito, may tumubo sa kanya na hindi crested. And eto, banda. So, ayan. Hindi siya masyadong makulay dito. Pero, ang ganda niya. Ayan yung pot niya. Sobrang bigat nito. Yung ginawa kong cement pot. Ayan. Sobrang bigat niyan guys. And then, mayroon tayo dyan tumubo na ayan o. Oh. Ayan. Yung leaf propagation na tumubo na siya dyan. And then, ayan ang ating crested angel wings. Ayan guys. And then, dito naman. Ito guys o, oh, yung ginawa kong propagation. Ayan. Sa susunod na vlog ko guys, ipapakita ko sa inyo ang lahat ng propagation na ginawa ko dito sa aking garden. So, ayan sila guys. So,
Tingnan nyo to guys. So, natabingi dahil sa sobrang hangin. Natabingi na siya dito. And then, ang ganda ng kanyang rosette. Ito guys, si variegated PBN. Ayan. Variegated Furlibon. Ayan siya, girl. Ganda nyo guys, diba? So, akala ko guys, sensitive siya. Pero, hindi siya guys. So, hinahayaan ko lang to. Nilabas ko nga to guys, nung ulan ng ulan. Dahil ayoko magdilig, nilabas ko siya. Pero yung Furlibon ko guys, tingnan nyo dito. Yung isang pot ko ng Furlibon. Ayan siya. Nilagay ko sa small pot, nilipat ko dahil parang naano yan guys, na sunburn. Sa kanilang dalawa, yung variegated at non-variegated, parang mas sensitive si non-variegated kaysa sa variegated. So, tingnan nyo guys. Ito kahit nung pagdating nito guys, nilagay ko na to sa initan. Pero tingnan nyo oh. Ang ganda nyo pa din. Ayan. So wala tayong space kaya nakabitin sila dito. Ayan guys. So, and then dito guys, so nilagay ko na lang dito ang aking banana. Dahil wala na nga space. At dahil ulan ng ulan, pinasok ko ulit ang aking string of pearls. Doon banda sa gilid na yon. So nakakabit siya sa pako dyan. And then... Ayan, ito guys, so napakaganda ng ating ano, ito. Medyo ano siya guys, dehydrated. Kasi nga guys, hindi ako pala dilig dito sa loob ng greenhouse. So pag nadidiligan ko sila, isang beses lang, and then palipasan ko ulit ng ilang araw, mabilis madry ang ating potting mix. So, kaya nai-stress sila dito lahat to. Tingnan nyo guys. Ang kukulay nila dito lahat. Lalo ng ating ano, oh. Tingnan nyo guys. Oh, diba? Oh. Oh, super kulay nila guys. Lalo na yan, oh. Oh, ayan. Si ating afterglow ay napakakulay niya. So, ayan guys. So, lalo na to dito guys, oh. Compared sa kanya na dito banda. Mas makulay guys itong nandito. Ayan o. Sobrang ano niya guys. Sobrang purple yung dito niya. So, meron ako dito guys. Itong non-variegated. Ay, itong variegated bread ibs ko. Ayan o. Ayan. So, dyan ko na lang siya itinabi dahil nga punong-puno ng ating ano dito. Itong ano natin, greenhouse, sa loob ng greenhouse. So, ayoko silang ilabas lahat doon kasi wala tayong patungan din doon na ginagawa. And then, hindi ko sila mababantayan sa manok kasi ang manok ay makukulit talaga. So, nandyan. So, nandyan guys, ang papa at kapatid ko. Nag-ano sila ng palay kasi nagbilad kami dahil ngayon lang ulit uminit. So, kahapon, nag-ayos-ayos ako dito, guys, at pinagsama-sama ko ang mga small pots. Yan, dyan. Small pots na to, dito lahat, guys. So, ayan sila. Small pots na yan. And then, yung big pots ay nilagay ko na dito. Yan ang ating mga dugong na malalaki. Ayan, nilagay natin dyan ang mga big pots na to, guys. So, halos lahat ay big pots na dito. O, ayan siya. Ayan. So, ito guys, pinasok ko siya dito. Kasi meron akong propagation doon na cactus. Yun ang nilagay ko doon sa labas. And then, tingnan nyo guys, oh. Napakaganda ni Mendoza. Sobrang tataba ng kanyang leaves. And then, yung ano niya guys, kung makikita nyo siya sa personal, ito ay nag-stress siya guys. Nagpipink-pink yung kanyang ano. Naanuhan lang to guys ng Ditane. Kaya parang nagpuputi siya. Ayun, tingnan nyo guys. Pero ko, sa camera kasi guys, hindi masyadong makita. Pero sa personal ay nagpipinkish yung kanilang rosette ay dyan. And then namumulaklak siya. Ayan o. Ang cute ng flower niya. Ayan sila dito guys. So, tingnan nyo guys. Marami dito sa aking mga halaman ay nagsilabasan ng kanilang mga bulaklak. Yung iba ay pinagtatanggal ko dahil mas gusto ko silang walang bulaklak guys. Tsaka, pag namumulaklak sila ay na pupunta sa bulaklak yung ano, yung sa stock yung energy nila. Kaya, ano,
tinatanggal ko. So, para mas maganda yung nanay nila, yung mother, ay tinatanggal ko yung flower stalk. Pero ito guys, hindi ko tinanggalan. Tingnan nyo. Oh. Ang ganda nito guys, si fire peller ba yun? Ang ganda niya, oh. Di ko alam guys kung ano din siya. Family siya ni Agaboides. Kasi parang may pagkaano sila guys, oh. Sa dahon nila, parang ano, may pagkapareho sila. Ayan, oh. Ayan, tapos ito si lipstick. Oh. Tingnan nyo guys, na-stress na din ang ating lipstick ko. Ayan, nagkakaroon na siya ng red sa kanyang mga tips. Ayan. And then ito, Agaboides din to. Di ko alam yung mga pangalan nila guys. Ito ata si Binimoso niyo ba yun? Ayan, tanggalin lang natin. Ayan o. Ganda niya. And then ito, sa ating patchy. Ayan o. Nagkaroon na rin siya ng flower. Pero hindi ko sila guys tinatanggal dahil nakikita na ko sa kanilang flower. Maikli lang kasi guys. Meron kasi yung ito o, yung tinanggal ko yung flower stalk niya mahaba. So yan, hindi ko tinanggal. Maikli lang naman siya. So, titingnan ko lang kung anong color ng kanilang flower soon pag nag-open. Parang maganda kasi guys. So ayan. And then ito guys, so ang aking ano, tingnan nyo guys. Nagkakaroon ng pink yung kanyang rosette. Yan sa mga gitna, oh. Ito ay si ano nga ba to? Sino nga ba to? Si wala, nakalimutan ko guys. Favorite ko to guys, eh. Oh, ayun guys, naalala ko na. Si Baron Bold. Ayan. Alam nyo guys, pag favorite ko ang isang succulents ay hindi ko makontento na meron akong isa. Gusto ko madami sila. Ayan, kaya tingnan nyo guys kung ilang piraso yan. 1, 2, 3, 4. And then meron pa ko niyang isang malaki. Ayan no. Big niya. Ayan. So, dito pala guys ang aking Ellen, no. Hindi ko to sila guys nilalabas dito. Nung ulan ng ulan guys, mga 1 week siguro yun ay natutuluan siya dito sa area na to. Kaya hindi ko siya napansin guys. So, hinayaan ko lang siya. Kasi nga, para hindi na din ako magdilig. So, hinayaan ko lang siyang natutuluan dyan. And then, pagtingin ko kahapon, nag-ikot-ikot ako. Ayan siya guys. So, marami siyang, ano, fungus. Ayan o, fungus yan guys. Diba o? Oh, tingnan nyo guys. Marami siyang ganyan sa kanyang leaves guys. So, oh, ayan siya. And then, meron pa akong dito. Ayan, no. Ayan. Meron din siya. Kaya, hindi ko alam kung bakit ganun. Kasi, baka makahawa, magkahawa-hawaan sila dito, guys. So, ayokong iniisip ko na nga lang, guys, na ilabas ko na lang si Ellen, yung mga affected na succulents dito. Na may fungus dahil baka kasi makahawa pa sila, dumami pa yung succulents ko na may fungus. And ito guys, hindi to nauulanan pero tingnan nyo, oh. Oh. Ang dami niya din. So dalawa silang ganyan, si Ellen at ito. Oh, yan sila. Hindi ko alam kung saan nila yan nakukuha. Ayan guys, oh. Nakikita nyo ba yan guys? Yung parang mga itim-itim na parang, ayan guys, oh, yan o. Parang mga butlig-butlig na hindi ko maintindihan. Yung parang fungus siya. Kaya kahapon talaga guys, hindi ko mapalagay. Sabi ko mag-i-spray ako ng ano, dietane. So, nung nakita ko yun guys doon sa aking garden, ay talagang tinunaw ko agad para ma-sprayhan ko sila. So, sana nga guys, ay ano, mawala na sila agad dahil kung kailangan pa nila ng ano, second na spray, wala na akong magagamit dahil ubos na, last na talaga yun guys. Ayan. So kahapon nag-ayos ako dito at naglagay ako, tinanggalan ko din sila ng mga dry leaves.
So, bali, hindi pa ako naglilinis, guys. Andun ang ibang mga dry leaves nila sa labas. So, ayan. Then, nandoon. Ayan. Nihihulog ko lang dyan, guys. Dahil mahirap pag dito sa loob. Hindi ako basta-basta makawali sa sobrang sikip. So, ayan sila dito, guys. So, yun ang casualties na mayroon ako dito ngayon sa aking garden. May mga fungus ang aking ibang succulent. So, siguro guys, ilalabas ko na lang yan si Ellen at saka yung isang yon. Sana yun? Yun. Ilalabas ko na lang siguro yan siya, guys. And then, ito guys, so tingnan nyo ang aking Cleopatra. Yan. Ito yung last ko na nabiling Cleopatra. Napakaganda niya. Ayan o, compare dito sa matagal-tagal na sa akin. Tingnan nyo guys, yung kanilang difference. Ayan o, medyo mapusyaw-pusyaw na ano siya, eto, mapink-pink. Ayan, sobrang bigat niya guys, grabe. Balik na natin ang bigat niya. Ayan, baka malaglag. So, ayan guys o. Super ganda talaga guys ni Cleopatra. Akala ko dati ay sensitive siya dahil dito sa isang to. Ito yung pinakauna kong Cleopatra na nabili at napaka ano niya guys. Sobrang laki din ito guys. Maliit lang dito konti pero ano talaga to guys. Nag-inart ito sa akin. Ayan o. Ayan. Meron pa siya pero last na yan. Yung dito banda ay natuyo na. At may bago ng ano, usbong sa kanya na leaves. So, ayan, hinayaan ko na lang. Nasa malaking pot din to dati, pero nilipat ko sa small. So, ayan na siya. Dahil naging small, small na din siya. Ayan, oh. Pero ang ganda niya din, guys, oh. Ito talaga, guys, iba yung color pa niya dito, oh. Ayan, ilang week na to sa atin, guys. Sobra na atang 1 week mahigit. Hindi ko na maalala, pero bago lang to sa atin, guys. Itong Cleopatra na to kasama nito oh. Si ating Debensicode. Yun. Ayan. So, ito guys, kung naalala nyo, medyo ganun to guys oh. Pag ganun yung dahon niya. So, ngayon, nagsitaasa na siya. So, ayan, nagka-color na din at ang ganda niya. And then, marami siyang baby sa ilalim. Ayan. Dami niyang babies. So, dito ko na lang siya nilagay, guys. At, ang ating super bomb, nabaligitan, napakaganda. Tingnan nyo, guys, oh. Ito ang pinaka-favorite ko sa lahat. Ayan, si super bomb na nabaligitan at siya. At, ito naman, napakaganda na din, guys, so oh. Naalog po siya, guys, hindi pa siyang natatanggal pa, hindi po siya gaanong stable. So, yun sila dito guys. So, bagong ayos na naman sila. Dahil gusto ko guys, naisip ko kasi na, di ba, dito yung, dito banda yung medyo malalaki. Eto, hindi ko na to binago. Yung dito na area at dito, hindi ko na to guys binago. Yung dito lang guys, yung mga, ano dito eh, yung mga malalaking patsyaan. Yung aking mga dugong, yan. Tinanggal ko at nilipat ko doon dahil dito na dito banda din yung mga maliliit ko na pot dati na yung mga nandoon banda. Yan, maliliit. Gusto ko na lang silang pagsamasamahin para maganda sila tingnan. So, ayan na yung itsura nila ngayon, guys. So, ayan. So, ang ganda nila, guys. So, ayan, guys. So, so, maganda talaga guys pag may greenhouse. Marami pa tayong pasabit-sabit dyan. So, yung ano na yan guys. Yung pantakip ko na kumot, hindi ko na yan nagagamit sa kanila. Dahil, ano, sanay na sila guys sa ano. Sanay na sila sa init dito. Kaya, hindi yan sila nasusunog. So, ayan, tingnan yung stress sila. At, ang gaganda ng kulay talaga. Grabe. Tingnan nyo guys, ito oh. Ito, ganda-ganda niya oh. Sobrang stress oh. Hindi ko alam guys, paano to natawag na blue curls. Pero, ano kasi siya eh, pink-pink yung mga tips niya.
Yung dito guys, kung titingnan nyo, may pagka bluish konti. Pero ito, pero parang hindi naman kasi talaga guys. So tingnan nyo, parang pink curls lang siya. So hindi ko alam kung anong difference ni blue curls at saka ni pink curls. Kasi, ayun guys, meron tayo ditong pink curls. Ayun, ito yun si pink curls guys. So hindi na tayo guys lapit dahil ano, i-zoom na lang natin. So ayan ang ating pink curls. Ayan guys. Ayan. O di ba guys, same lang sila. Same lang yung itsura nila dito. O ayan. Same lang. So di ko alam kung anong difference ni blue curls at saka ni pink curls dahil nung nabili ko to, ito si blue curls at yun si pink curls. So ayan. Pero ang ganda nila guys. Ayan, tingnan nyo. Yan ang gusto ko sa mga curly curly lips nila. Ayan. So ayan yung bagong ayos nila dito. So mayroong nagpapaputok. So yun lang guys, in-update ko lang sa inyo at pin-share ko lang sa inyo yung ginawa ko sa aking Soki lens kahapon. Nag-spray ako ng fungicide. Yun ay Taytane. Ayan. Ang ganda ni aking variegated super bomb. So, thank you guys for watching. And belated Merry Merry Christmas. In advance, Happy New Year sa inyong lahat. So, kung late ko man to guys ma-upload ay dahil mahina po talaga ang internet dito sa amin. So, minsan yung in-upload ko ay 2 days, magti 3 days bago siya nakakapag-upload dahil sobrang hina talaga guys ng net at signal dito sa amin. So, yun lang guys. Thank you for watching at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please support my channel, Mergens Garden, and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video na gagawin. So, maraming salamat po. Bye-bye and thank you so much. Happy planting! Yan. God bless us all.